guys! Ayan, kumusta? Andito ako sa ano ngayon guys? Andito ako sa trabaho ngayon. So, sa mga kababayan natin dyan guys na bagong dating or dadating pa lang dito sa Canada. Ayan, so kung naghahanap kayo ng trabaho guys, punta kayo dito sa Niagara Falls. Ayan, so maraming trabaho dito guys. Ayan, especially lalo na yung mga room attendant hiring ngayon. Kasi nga, maraming mga hotels kasi dito. So, pinaka number one na in demand dito ngayon sa Niagara Falls guys. Kasi halos magkakatabi yung mga hotel dito. Pag room attendant yung applyan nyo guys, sigurado, ayan, pasok kayo. Ayan, tatanggapin kayo agad. Kasi kailangan ng tagapaglinis ng mga rooms ngayon guys. So, kung magtatanong kayo sa akin kung saan ba pwede mag-apply dito sa Niagara Falls? Ayan. Kung gusto niyo mag-apply dito sa Niagara Falls, ayan. So ipapakita ko sa inyo guys yung mga available na mga hotel na pwede niyo applyan. Ayan, dito sa tabi-tabi lang yan guys. Dito sa tabi ko. Ayan, papakita ko sa inyo. So ayan guys, number 1 Oaks Hotel. Ayan guys. Ayan ang hotel ng Oaks. Ayan. So, pwede kayo mag-apply dyan, guys. Marami namang available na position kagaya ng mga room attendant. In demand yan talaga ngayon, guys. Tapos, yun yung mataas na building na yon. Ayan, Hilton. Ayan, hotel din yan. Yung pinakamataas, yung may dalawang kulay red, Hilton yan, guys. Yung Hilton nga pala, connected yan sa ano... Connected yan sa casino. So, parang may daan papunta dun sa casino. Tapos, yung isang mababa, yung next, parang itim. Sa, medyo sa taas konti ng pangalan ng Oaks Hotel, four points pala. 4 points. Ayan, guys. Papakita ko lang ng konti. Ayan, 4 points. Yung may IHOP. Tapos, yung mataas na yon, yan ang Hilton. Okay, so, eto naman yung isa guys, ayan, kung nakikita nyo, Comfort Inn yan, ayan. So, meron din tayong mga restaurant dito guys, ayan, yung Applebee's, yung breakfast nila, ayan, pwede kayo ma-apply ng trabaho. And, dito guys, ayan, eto, The Cake Steakhouse, ayan, dito ako nagtatrabaho guys, Embassy Suites, ayan. So, papakita ko sa inyo. Ayan. So, yan ang Embassy Suites, guys. Mataas. So, dito ako sa labas. Hindi ako pwede mag-ano, guys. Kasi baka ma-ano. Baka sagasaan ako. Ayan. Tapos, dun sa likod, meron pang mga hotel din dun, guys. Papakita natin sa inyo mamaya. Ayan. Ayan. So, ayun lang. Ito yung mga hotel na pwede nyo ma-applyan. So, mamaya papakita natin yung iba dun, guys. Para makita nyo kung saan kayo pwede mag-apply nung trabaho. Ayan. So, halos magkakatabi lang kasi talaga dito yung mga establishment to. Kaya marami kayong ma-applyan. So, tumigil yung snow nung nakaraan. Bukas pa ulit babagsak. So, kaya wala pa kayong nakikita masyadong snow dito. Kasi natunaw siya agad. And dun sa may unahan, ano yun siya? Falls. Ayan. So, ang lamig. Kaya pasok na ako guys. See you na lang ulit mamaya. Bye! Yung sa gilid nga pala guys, ayun yung Outback restaurant yan guys. Oh, ayan, tapos ayan, Radisson ba yan? Ay, ito pala yung Radisson. Tapos itong isa, nakalimutan ko kung anong hotel itong isa guys. Sorry ha, hindi ko alam kung ano. Basta hotel din yan, medyo maliit nga lang. Tapos ito, ayan, so dalawa yung Marriott guys. Ayan, ayan may Marriott dito sa kabila, Marriott on the Falls, tsaka Marriott Spa. Ayan, makatabi yung Radisson. Magkaibang hotel yan, guys, ha. Tapos, eto. Meron tayong Marriott din dito. Marriott on the Falls. Marriott din yan. And yung isa, Tower Hotel. Ayan, so magkatabi. Dun sa nahan, meron pa dun, guys. Ayan. So, may mga store din dito na kung saan pwede natin applyan ng trabaho. Ayan. Sa Falls View lang yan siya, guys, ha. Ayan. Ayan, so sa mga gustong mag-apply ng trabaho guys, punta lang kayo sa Indeed.com. So ang gagawin nyo guys, mag-download kayo ng Indeed na application, tapos dun kayo mag-apply. Dun nyo makikita yung mga posisyon na pwede nyo applyan sa every na trabaho, kahit sa hotel man yan or whatever, kung ano man gusto nyo applyan na trabaho. Ayan, so pasok na ako guys, kasi ang lamig, sobrang lamig talaga, promise.
ito, konti lang jacket ko. So, babay muna. One eternity later. Hi guys, ayan, so ayan, tapos na tayo magkuha ng video dun sa labas kanina. Ayan, so sana panood nyo kanina guys, pinakita ko lang yung medyo malapit-lapit lang dito sa amin na mga establishment na pwede nyong ma-applyan kapag naghahanap kayo ng trabaho. Kahit winter guys, ayan, kahit winter talaga, may mahanap kayo na trabaho dito. Lalo na yung mga room attendant. Basta huwag lang po kayo mamili talaga ng mga trabaho na gusto nyong pasukan. Pero yung iba kasi syempre, parang naninibago kasi, lalo na pagkagaling tayo sa Pilipinas guys, naninibago tayo sa mga trabaho na meron dito sa Canada. So kapag ano kasi normally talaga kapag galing ka ng Pilipinas, syempre, lalo na kung angat yung trabaho natin sa Pilipinas, tapos pagdating dito sa Canada, alam mo yung tagapaglinis tayo, alam mo yung ganun, syempre parang naiiya ka pa, at saka alam mo yung parang para sa sarili mo minsan, parang hindi mo kayang gawin yung trabaho na to. Pero alam nyo guys, dahil kung sa totoong usapan lang talaga, kung bago pa kayo dito sa Canada at kailangan nyo ng trabaho lang talaga muna pansamantala, grab the opportunity kahit anong klaseng trabaho pa yan. Pero basta, yung alam nyo kaya nyo sa sarili nyo, tsaka alam nyo na kumbaga hindi kayo mahihirapan. Pero syempre, halimbawa kung pagpunta nyo dito tagapaglinis kayo, normal lang naman ang tagapaglinis. Pero minsan kasi diba, pag galing sa Pilipinas, yung iba syempre may mga katulong sa bahay na gumagawa ng mga gawaing bahay. Especially yung paglilinis ng mga washroom, pagmamap, tsaka pagwawalis. Ayan, hindi nyo ginagawa sa Pilipinas. Pero pagdating kasi dito sa Canada, alam nyo guys, yung mga ganun kasi na trabaho, parang regular na lang yun dito eh. Ayan, kasi ang lahat, mostly talaga, ang lahat ng mga baguhan is nagsisimula talaga sa mga ganun klaseng trabaho. Tapos, kapag ka nakuha nyo na yung trabaho na gusto nyo, pwede na kayo dun umalis sa trabaho na, kumbaga parang napilitan lang kayo. Kumbaga, syempre, pagdating mo dito, kailangan mo ng trabaho kasi ang importante is, kailangan may pambayad ka lang ng bills, yun lang ang pinaka-importante. Diba? Kaya ka nga pumunta dito sa Canada, diba? Para makapagtrabaho. Ngayon, sabihin mo, ayaw mo nang maglinis ng washroom, ayaw mong mag-map, ayaw mong magwalis. Eh, ano na lang papasukan mo? Eh, syempre, kung gusto mo kung gusto mo naman mag-waiter, pwede din naman. Eh, kung ayaw mo rin mag-waiter, wala kang choice. Eh, kesa naman na maubusan ka ng choice para may pambahayad ka ng bahay, kaya gawin mo na lang, patusin mo na lang kung ano yung trabaho na meron for a while. Pwede ka naman mamili, pero kaso nga lang, kapag ka bills na kasi yung pinag-uusapan guys, alam mo yung kung anong trabaho lang talaga muna, basta makapasok ka lang, okay na yun, okay na. Basta makasweldo ka, kasi nga, importante, may pambayad ka ng bills, yun ang pinaka-importante dito sa Canada. And then, kapag ka nagkapag-adjust ka na, halimbawa, nakapagsweldo ka na, at least may pera ka na kahit papano. Ayan, tapos dumating na yung time na hiring na. Halimbawa, dahil winter ngayon, no? Winter, so mostly, yung iba walang trabaho, naka-EI, yung iba naman, hindi nagtatanggap muna yung ibang mga establishment, hindi muna nagtatanggap ng mga empleyado. Ayan, pero tignan nyo guys, pagdating niya ng spring, normal yung spring, nagsisimula ng March 22 yata. Ayan, lahat ng mga establishment dito, lahat ng mga offices, ayan, nagsisimula na yan sila ng mga hiring. Ayan, so pag spring dito guys, halimbawa yung trabaho nyo ngayon is hindi nyo gusto, pagdating ng spring, marami nang nakapost nyan sa may Indeed. Ayan, doon na kayo maghanap ng trabaho na gusto nyo. Ayan, kasi marami, kahit maging manager, supervisor, whatever, lahat nakapost yan dyan, pwede nyong applyan guys. Pero kapag bago pa kayo dito sa Canada, and ang importante sa inyo is may pambayad lang muna ng bills,
Ayan, patusin nyo na muna kung anong trabaho meron. Pero pag hindi nyo kayang trabaho, guys, huwag nyo ipilit yung sarili nyo. Kasi, syempre, ang puhunan natin is katawan lang natin. Ngayon, pag nagkasakit ka, syempre, mas lalong mapapalaki yung gastos mo. Kaya, yun nga, sabi natin, kung mga simpleng mga linis-linis lang, na kaya nyo namang malinis, na kumaga parang ituring nyo na lang na yung trabaho nyo is yung bahay nyo, parang naglinis na kayo ng bahay, okay na yun. Ang importante, for a while, may pambayad ka ng bills, mabuhay ka rito sa bansa ng Canada kasi number one, mahirap magkasakit. Number two, yung pera. Alam mo yun, guys, katawan mo lang ang puhunan mo pag nagkasakit ka, tapos wala ka pang pera. Hindi libre, ayan, may bayad din yan. Kasi nga, pagbaguhan ka, wala kang insurance na magsasalo ng mga ano mo, yung mga gamot mo, kasi ang gamot hindi naman libre kahit na may health insurance ka, ayan, pero yung ano, kailangan regular ka sa trabaho para magkaroon ka din ng libreng pagbili ng gamot, ayan. So yun lang muna yung mga tips na masasabi ko regarding sa trabaho dito sa Canada. Yun yung sinasabi ko, wag po tayo maging mapili kapag ka nandito na tayo sa Canada. Then, pagdating ng hiring months na, doon na kayo pumili ng mga trabaho na gusto nyo para at least, ayan, pumapasok kayo sa trabaho nyo na masaya kayo. So, pagdating dito, kung anong trabaho lang muna, okay na yun. Basta importante, makabayad ka lang ng bills mo. Hindi ka lang maging parang, alam mo yun, syempre, ang hirap maging tulubi dito sa Canada, guys, lalo na sa taglamig. Kailangan may pambayad ka ng bahay, tsaka pambayad mo ng bills. Kung hindi, wala ka talagang ngangaka kasi bibihira lang may tutulong sa'yo dito kasi bawat tao, kanya-kanya may mga sariling bills, walang magpapautang sa'yo. Ayan, so for now, I think hanggang dito na lang muna, guys. And kung may mga katanungan kayo, gusto kayong itanong, try nyo lang mag-message, guys. And susubukan ko na masagot lahat ng mga itatanong nyo. So kung may mga info kayo na gusto nyong malaman, ayan, so message lang kayo. So itry natin na masagot yung mga itatanong nyo, guys. At least maging ready rin kayo sa pagpunta nyo dito sa Canada. Ayan, so hanggang dito lang muna, guys. Bye, and see you na lang ulit sa next vlog natin. Bye.